Actually, ano, dalawa kami dapat kukunin ni Javi sa ego. Isa nga sa pinag-uusapan ngayon kapatid dito nga sa MPL ay ito nga sa H2O na kung saan simula nga nang mapunta itong sa H2O dito nga sa MPL abay hindi na nga nawala sa eksena ang manlalarong yan. Dahil alam na alam nga natin kung gaano nga kahirap at kung gaano nga katindi ang pinagdaanan ng NXP noon para lamang makapasok nga dito sa MPL Season 6 na kung saan nung time na yan nga kapatid, yan yung may qualifiers na may pinakamaraming mga sumaling kuponan dahil pandemic nga yan. Kakaumpisa pa lamang nito ngang pandemic kapatid, kaya naman marami nga ang manlalaro noong mga panahon na yan, kaya marami ding mga kuponan ang nabuo. Kahit sobrang dami nga kapatid ng mga kuponan na sumali sa qualifiers, sila H2O nga ang nanatiling malakas talaga sa qualifiers na yan at isa nga sila kapatid sa nakapasok nga sa MPL Season 6 at tunay na pinaghirapan nga ito nila H2O. At nang dahil din dun kapatid, yan nga yung pagbabalik nila Boss Dogs dito nga sa MPL. MPL Season 1 pa lamang ay nasa liga na nga itong si Boss Dogs at minamanage niya nga sa mga panahon na yon itong ang Aether main na kung saan nagkampiyon nga yan noong MPL Season 1. At dito nga kapatid ay nakuha nga kaagad ni Boss Dogs ang kampiyonato, pero matapos nga ang MPL Season 1 ay hinayaan niya na nga ang kanyang kuponan na i-manage nito ngang Brent Esports dahil masusustain nga ng Brent Esports yung mga dapat matanggap na mga players niya na hindi niya nga mabigay-bigay sa mga ito. Kumbaga kapatid, pinaubaya nga ni Boss Dogs ang kanyang kuponan, pero hindi pa rin tumigil itong si Boss Dogs kapatid at bumubuo pa rin siya ng mga kuponan hanggang pagsapit nga nitong MPL Season 5 ay paunti-unti nabubuo niya nga itong next play. At dito nga kapatid ay paunti-unti niya rin nabubuo ang kuponan ng NXP Solid na kinabibilangan nga nila H2, Yawi, Rene J, MB at ito nga ni Chester. Kaya naman nang sumabak nga ang mga ito bago nga ang MPL Season 6 sa qualifiers, abay nakapasok talaga sila. At dito nga kapatid, nagsimula ang yugto nito nga ni H2O sa MPL Season 6. Pero matapos nga ang ilang season niya ng pananatili dito nga sa NXP kapatid, ay napagpasyahan na rin ni H2O matapos nga ang MPL Season 10 na lumipat nga ng ibang kuponan. Pero alam nyo ba kapatid na noong MPL Season 9 pala ay kamuntikan na nga maging parte ng Echo PH ito ngang si H2O. Dahil MPL Season 9 nga kapatid nang lumipat itong si Yawi sa kuponan ng Echo. Sa mga panahon nga na iyon kapatid, inamin nga ni H2O sa podcast niya dito kay Wool na isinasama nga siya ni Yawi sa pagpunta doon sa Echo noong MPL S9. Pero sa H2O na nga mismo ang tumanggi kapatid, at ayon nga kay H2, ayaw niya nga iwan itong si Boss Dogs. Kumbaga, ganyan nga ka-loyal itong ang si H2 dito nga kay Doggy. Kaya naman pagsapit nga ng MPL Season 9 kapatid ay nanatili nga ito sa kuponan ng NXP. Kumbaga, kung sakaling pinatos nga ni H2 yung pagdadala nga ni Yawi sa kanya sa Echo, baka nasa kuponan nga ito ng Echo. At baka rin kapatid, mas maganda pa nga ang ipakita nitong ni H2. Pero syempre, noong MPL Season 9 ay medyo struggling na rin talaga itong ang si H2 dahilan kung bakit nagkaroon na rin siya ng kapalitan dito nga sa NXP. At ito nga ay walang iba kundi itong si MP The King, hanggang sa magkaroon na nga ng issue sa NXP at dito nga sa kanilang
ng mga kakampe na mga miyembro noon ng APE Sports. Kaya naman nagkanda, leche-leche nga ang koponan ng NXP EVOS. Kaya naman kapatid, naging hati nga ang opinion ng mga fans patungkol nga dyan sa inireveal ni H2. Dahil di umano kung sakaling naging echo nga itong si H2, hindi makukuha ng Echo PH ang kampiyonato. Mas okay daw di umano na si Carl TC nga ang core ng Echo sa mga panahon na iyon. Na kung saan, aminado rin naman tayo sa bagay na yan. Dahil yan nga kapatid yung season na nagsisimula na nga yung mga utility jungler. At yung jungler nga na yan ay hindi nga gamay ni H2 sa kanyang paglalaro. At baka aminado rin itong si H2 o nahiya nga ito na lumipat ng ibang koponan dahil mataas nga ang expectation sa kanya. Sa ngayon nga kapatid, si H2 nga ay nasa koponan ng Smart Omega at hanggang ngayon ay marami pa rin talaga ang naghihintay sa kanya kung kailan nga siya makakalaro bilang main 5 ng Omega. Na kung saan, parang ang nangyayari kasi ngayon kapatid ay ginawa na lamang talagang palamuti itong si H2. Kumbaga, idinagdag lang sa lineup itong si H2 para may pang-hype pa rin ang Smart Omega. Dahil syempre, alam naman natin na ang Omega nga kapatid, isa rin yan sa may pinakamaraming fans din dito nga sa MLBB. Noon kasi, marami nga ang fans ng Execration at since inacquire na nga ng Smart Omega ang Exe, kaya naman nagpuntahan na nga yung mga fans nila dito nga sa koponan ng Omega at para nga mag-stay ang mga ito kapatid, hindi nga tinanggal ng Omega itong si Idol Chakno at bukod pa nga dyan kapatid, kinuha pa nga ng mga ito itong si H2. Pero yun nga lang, mukhang hindi nga palalaruin itong si H2. Kumbaga, sa H2 nga, yung parang Dilar na Pinoy version na ginawa nga sa kanya doon sa Indonesia. Ginamit lamang itong si Dilar na pang-hype sa MPL Indo at ngayon itong ang si H2 ay parang ginagamit nga ng Omega ng pang-hype sa kanilang koponan. Pero malay natin diba at palaruin nga itong sila H2. Yan nga kapatid ang isa rin talaga sa ating aabangan. Sa pagpapatuloy nga kapatid, isang pag-amin naman ang gumimbal doon nga sa Indo ML Community. Ito lang naman ay matapos ngang aminin ito ngang ni AP o ang CEO ng RRQ na binalak niyang bilhin ito ngang si Baloyski. At last season nga dapat ito mangyayari. Pero wala ngang binigay na presyo itong Geek Farm Indonesia kaya naman hindi raw natuloy na makuha nga itong si Baloyski. Hindi sana si Naomi ang magiging tank nitong RRQ kundi si Baloyski kung nagkataon na nagbigay nga ng presyo itong Geek Farm Indonesia. Sa madaling salita nga kapatid ay kayang-kayang bilhin ng CEO ng RRQ ang kahit sinong mga player. Kahit pamahal nga ang mga ito kapatid ay kayang-kaya niya ito bilhin. Sa katunayan pa nga nito kapatid, si Irad nga yung di umano pinakamahal daw na nabili niya dito nga sa Pinas. At bukod pa nga dyan, andito rin itong si Coach Bren na malaki rin ang bounty dahil kakakampiyon lang nila nung nakaraan dito nga sa World Tournament ng MLBB. At ito nga si Brusco na syempre hindi naman ganon kamahal niyang nabili. Na kung saan nag-invest nga itong CEO ng RRQ ngayong season na ito. Pero ang resulta nga kapatid ay nakakadismaya dahil ang RRQ Hoshi nga kapatid ay nangulelat dito nga sa week 1 at week 2 nito ngang MPL Indonesia dahil nga sa kanilang sunod na pagkatalo sa kanilang mga laban. Well, paano nga ba masusolusyonan ng RRQ ang kanilang mga pagkatalo kapatid? Mukhang much better pa nga ang naging performance nila nung nakaraang season dahil umpisa pa lang ay palag-palag nga ang mga ito. Pagsapit lamang ng playoffs dito lamang sila natalo at tuluyan ngang nalason kaya naman natanggal nga ang mga ito. Baka sa ngayon nga kapatid ay nag-a-adjust pa nga itong mga miyembro ng RRQ pero kung sakaling makukuha na nga nila ang kanilang momentum baka magtuloy-tuloy na rin ang panalo nila
Kirad at Brusco doon sa Indonesia. Sa pagpapatuloy nga kapatid, ngayon din ay usap-usapan nga itong si Kel BJ dahil si Kel BJ nga kapatid ay nirecruit nitong ang kuponan ng Zanyu Gaming. Ang Zanyu Gaming nga kapatid ay kilala sa mga larong Honor of Kings pati na rin dito nga sa Arena of Valor na kung saan kapatid pinasok na nga ng Zanyu Gaming itong ang MLBB dahil patuloy ngang tumataan ito ngang kompetisyon dito nga sa Mobile Legends. Kaya naman nang makuha nga itong si Kel BJ ng Chinese team na ito kapatid, abay nakabili na nga kagad itong si Kel BJ ng kanyang sariling kotse. Kumbaga mukhang price is right talaga para nga dito kay Kel BJ at mukhang malaki talaga ang offer sa kanya. Nakakatuwa lamang kapatid dahil palago na nga ng palago at palaki na rin talaga ng palaki ang kompetisyon dito nga sa international tournament ng MLBB at yung mga prize pool nga dito kapatid ay hindi na nga biro, hindi kagaya noong mga nakalipas na season. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E comment mo sa baba. Maraming salamat.